Balik naman tayo dito sa Pilipinas. Hindi na lang tuwing tag-ulan, mataas ang kaso ng dengue ayon po yan sa Department of Health. Kahit ngayong may El Nino, marami pa rin ang nagkaka-dengue. Kung bakit, alamin po sa pagtutok ni Julius Segovia. Naka-code white alert na ang San Lazaro Hospital. Hindi kasi bababa sa 60 dengue patients mula sa Metro Manila at mga kalapit probinsya ang ina-admit dito kada araw. Gaya ng mag-inang ito ng mula Cavite na nasa state of calamity dahil sa dengue outbreak. Inuna namin po yung mas medyo malapit po sa amin. Ganun din po. Ano din, puno din sila. Kaya ang gawa namin dito na lang po kami. Dito na lang po talaga pumunta kasi nangihina na po siya. Sa ngayon, mahigit 220 pasyente ang nakakonfine sa San Lazaro Hospital. Karamihan, mga bata. Siyempre, yung bata, naglalaro. Kaya hindi ko matrace kung saan ko siya, saan niya nakuha yung dengue na yun. Nitong Agosto raw nagsimulang tumaas ang bilang ng dengue cases sa San Lazaro Hospital. Pero higit 100% pang itinaas ito pagdating ng Setyembre. We do not need to set up a dengue express lane kasi sanay po kami throughout the year. Sa datos ng DOH, mas mataas ang dengue cases ngayon kumpara sa parehong panahon ng isang taon. Hindi lang tuwing tag-ulan binabantayan ang dengue. Ayon mismo sa DOH, may banta pa rin ng dengue kahit na may matinding tagtuyot, baka nga raw mas madagdagan pa ang kaso nito dahil sa El Nino. Dahil nga sa kakulangan ng tubig, ang magiging course of action man ng tao isumat, mag-iimbak naman ng tubig. Sarap pong mabuti yon dahil nagiging pagkakataon siya o lugar na pwedeng pangiklugan ng mga lamok. Marami ring dengue patients dito sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City. Sa kanila, mga 4-5 in a bed tayo ngayon. So nagsishare sila talaga. Kaya naman po, opo. Ayon sa DOH, bukod sa dengue, laganap din daw kapag El Nino ang iba pang sakit na nakukuha sa lamok gaya ng malaria. Julius Segovia, Nakatutok 24 Oras.